What's up, boards? May tuturo na naman ako sa inyo na bagong app. Ang gawin natin ay punta muna tayo sa link ng video ko. Type natin pinkpink.t. Okay. Tapos sa hanapin natin ang video yun. Joygo. Ito. Click natin itong video na to. So ayun na guys. Close muna natin. Punta tayo sa description. Ituturo ko sa inyo kung paano i-download yung Joygo. Ngayon, gamit tong link na to, i-download natin sa phone natin ang Joygo. Click lang natin yung link na nasa description ng video ko. Tapos ito na yung lalabas. Ngayon, nakita nyo yung download. Click nyo lang yung download. Magkukusa na yun siyang mag-download. Downloading file. Wait natin matapos yung download. Ngayon, na-download na natin. Open natin yung app. So, i-install na natin. Ngayon, pag na-install na natin, i-open na natin. Yun. Pag-open natin guys ng app, dadalhin na tayo niya dito na to sa app mismo. Ito na yung Joygo. Sa ipapaliwanag ko rin na, ang Joygo ay isang lottery app na kung saan pwede kang manalo ng mga items. Kaya niyan, kotse, motor, iPhone, MacBook, Oppo, at iba pang item, mga products nila meron dito. Pwede mo makita lahat yan. Legit na legit to kasi meron itong ibang mga ano niya pa, Google, Gcash, legit na legit tong app na ito. Ayun na, after natin mag-download gamit yung link, dadalhin tayo dito. Pero bago yan, ituturo ko rin kung paano to i-download sa Play Store kasi available na rin tong app na to sa Play Store eh. Punta muna tayo sa Play Store, siguro naman alam nyo rin to. Tapos, search lang natin ang Joygo. Yan. Ito yung Joygo. Naka-install na sa akin to eh. Ito siya. Kung sakaling ayaw yung gamitin yung link ko, pwede nyo tong mag-download kayo mismo sa Play Store. Tapos, after yung ma-download sa Play Store, gamitin nyo na lang yung referral ID ko. I-bind nyo sa account nyo. So, ganun. Balik na tayo sa app. Yan. Kunwari, mayroon na kayong app at gusto nyo rin mag-invite, yung link nito ay pwede rin ilagay sa Facebook. Hindi ito siya ban sa Facebook kasi nga legit yung app na to. Pag pinost nyo to sa Facebook, pwede nilang i-download. I-click yung link at i-download. At magkakaroon ka rin ng points nun every time nang may ma-invite ka. Ngayon, ang topic natin talaga is tuturuan ko kayo kung paano mag-top up dito. Meron na kasi akong account dito yung ginawa ko na itong account. Ang gagawin natin is magta-top up tayo. Sige, start ko na kung paano mag-top up. Ituro ko lang. Ganito lang. Diba, kung nandito ka sa home, punta ka lang dito sa account. Punta mo sa account, nalabas ito. Top up at saka cash withdrawal. So, dito tayo sa top up. At, babalik tayo. I-check natin yung number na natin kung yun yung tama. Kasi kung mali yun, baka hindi pumasok yung ano natin. Ayan. Kasi binayin ko na ito kahapon eh. Dapat nandyan yung number mo na yan. Ito. Itong mga to. Dapat nakalagay yun dyan. So, okay na yan. Balik tayo dun sa top up. Yan, magta-top up tayo. Top up. Click natin yung 100. Confirm. Top up. Ngayon, ayan na. Nakita mo yung number na yan. I-copy mo lang yan. Pagka-copy mo, ganun din, punta na tayo sa GCash. GCash. Login muna tayo. Okay. Tapos, send money.
resend, copy, i-paste lang natin yung number kanina at i-check natin kung tama. Ayun, tama. Paalala ko lang pala ha, na kung ano yung in-order mo doon, itatapa mo, nari, 100 yan ha. Dapat 100 lang talaga yung ilalagay mo dito. Kasi kung maglalagay ka ng 200 dito, maglalagay ka ng 100 plus, hindi yan papasok doon sa account natin. Masasayang lang. So, ang gawin natin is 100 lang. One line order natin. Ayan. Lagay na natin yung amount na 100. Next. Ayan. Next na natin. At lumabas na yung ano. I-send na natin. Yun. Tapos, huwag natin kalimutang screenshot para kung magka-problema man, ay meron tayong patunay, di ba? Okay. Tapos, balik na tayo dun sa Joygo. Ayan na. Tingnan natin kung pumasok na yung tinapap natin. Okay. Ayan na. Pumasok na. May record na tayo. So, magandang, ano, yung tanong kanina is kung gusto natin ng record. Siyempre, yes, para at least nakikita natin, di ba? Okay. Balik tayo. Yun, meron na tayong balance. So, ang, idadirect ko na, since nandito na tayo, idadirect ko na kung paano rin naman yung cash withdrawal. Ito yung cash withdrawal. Pindutin mo lang tong cash withdrawal. Sabay, check mo rin yung ano mo kasi lalabas dito yung number mo eh. Kung tama. Ayan na, nandiyan na. So, paano mag-withdraw? Ito yung ano, ang withdrawal niya. The withdrawal amount must be between 300 pesos hanggang 10,000 pesos. Yun na yung pwedeng mag-withdraw ka. Hindi ka pwedeng mag-withdraw kapag mababa na sa 300. Yun na, 299. Hindi na yun pwede. So, dahil 100 na itong pera natin, hindi tayo makakapag-withdraw. Dapat manalo tayo. Para kung 300 na, mag-withdraw na tayo. Type mo lang dito yung amount na gusto mong i-withdraw. Tapos, diba, type mo lang yung amount na gusto mong i-withdraw. Ito, si withdrawal na to, basta available yung amount na pwede mong i-withdraw. Magbabayalit lang yan. Tapos, i-withdraw mo na. Papasok na yun ang kusa sa GCash mo. So, tapos na tayo. Punta tayo doon at maglalaro tayo. Ayan. Meron ditong itong, ito yung sa ano, sa redeem. Ito yung sa points. Di ba may mga points tayo? Wait. Asan yung points natin? Ayan, may points ako, di ba? Kasi nag-cash in tayo ng 100, meron na tayong points agad na 100 din. Eh, may 500 1 na ako kahapon, tapos na sign in ako ngayon. Saan yung sign in na yun? Wait, hanapin natin. Ayan, nag-sign in ako ngayon kasi hindi na nakita sa ano, sa video, pero nag-sign in ako kanina, kaya may points. Tapos ito rin pala, kung gusto mo mag-invite, ano, sa mai-invite mo, sa 10 mai-invite mo, meron kang 300 points. Sa 15 mai-invite mo, 200 points. Yan yung mga commission niya. Tapos, ito yung kanina, sabi ko nagkaroon ako ng 100 na first top up mo. Okay, punta na tayo dun sa home. Ito sa, dito muna tayo. Bili tayo dito, malay mo, manalo tayo, diba? Hanap tayo ng malapit ng raffle. Gusto ko tong air fryer na to. Baitayin ito kasi. Okay. Pinit tayo. Isa lang. Sayang yung pera. Malay mo, matsampan yung isa natin, di ba? Confirm. ₱85. Okay. Success yung ano natin, payment natin. Tingnan natin sa order list. Ayan yan, ayan na. Ganito din yan. Kung dumating na yung tayo, kung nanalo tayo, balikan lang rin natin dito. Mali kung nanalo tayo, di ba? Dito mo rin yan makikita kung panalo tayo or hindi. Dito. Tapos, doon naman tayo sa
yung kanina kasi is dito tayo sa yung sa Joygo, ano, ngayon dito tayo sa guest. Mag-guest tayo. Ayun, maglalaro tayo. Kanina kasi sa Joygo tayo bumili, diba, ng slot. So dito naman tayo sa guest, sa odd or even. So, pipili tayo ng mura-mura lang, kagaya nitong 20, pili tayo ng piso lang yan. Bye! Ay, matumama tayo, di ba? Sana ba yung order event dito? Tapos, every time na mag-order tayo, nandito yung mga ano, kung nanalo tayo or natalo. So, itong in-order kong dalawa ay parehong talo. Pero kahit talo tayo, mayroon tayong points. Kung magkano yung binili natin, yun yung points natin. Napupunta yun sa points natin. Yung isang in-order natin kanina is nandito pa rin. Hintayin lang natin mag 500 yan. Malalaman natin kung mananalo tayo or hindi. So, balik tayo dun sa guest. Saan ba yung odd or even na yun? Tayo. Ito. Gusto ko yung mura lang eh. Kaya na ng budget ito. 5 pesos. Tingnan natin yung result. Old or even. Old or even tayo. Machamba lang. By even. Ching-ching. 5 pesos. Sa order list, tingnan natin. Dito, 20 seconds bago natin malaman kung panalo tayo or hindi. Hintay na lang natin since 15 seconds na, 14 seconds, 13, 11, 10. Hintayin natin mag-1. Malalaman natin kung manalo tayo or matalo. Ching-ching! Waiting. Tarararang! Reveal! Yeah! Talo ulit. Talo na naman tayo. Hindi tayo minapalas talaga, o, no? I-receive natin. Kaya talo naman tayo, may points naman yan. So, naipakita ko na kung sakali namang manalo, kasi masyado nang mahaba yung video, hindi ko na kayang pahabain pa. Tuloy-tuloy mo lang yung palaro kasi marami din talagang nananalo dito. Wala lang talaga akong tsamba. So, tapusin ko na yung video dito. Thank you sa panonood nyo at abangan nyo po yung next tutorial ko sa app na to. Bye!